Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. Ang huling linggo ng buhay ng Panginoong Jesus bago siya ipinako sa krus, ang siyang umuokupa ng napakalaking bahagi ng Gospels. Ibig sabihin, napakalaki ng halaga na ibinigay ng mga sumulat ng New Testament. Sa nangyari mula na ang Panginoon ay pumasok sa Jerusalem nung ginatawag na Palm Sunday hanggang sa susunod na linggo na Resurrection Sunday. That one week occupies so much space in the Gospels. Sayang nga lamang at isang linggo ang naitatakda ng Kristyanismo sa paggunita ng mga mahalagang araw na yun at mga naganap. Kaya kulang na kulang kung tutuusin ang schedule ng mga churches para pag-aralan, pagbulay-bulayan talaga ang mga naganap. Subalit, patuloy tayo sa pagdaan ng mga taon na sinisikap natin at humihiling tayo sa Panginoon na palalimin, palawakin, pataasin ang pagkaunawa natin ito at lalong madagdagan ang paghanga natin sa Panginoon, ang pagtanaw natin ng utang na loob sa ating Diyos Ama sa mga naganap noon sa buhay ni Jesus. Before dying, the death of Jesus according to Luke. Ama namin, kayo po ang mangaral, mangusap, magturo, umakay sa amin. Linisin niyo po kami, patawarin, hugasan, at ngayon, paging dapating tumanggap ng inyong pagpapaliwanag. Buksan niyo po ang aming isip at ang aming puso sa iba pang mga malalalim at mahahalagang kahulugan ng kamatayan ng iyong anak na si Jesus. Kayo po ang siyang maghari, lead us, teach us, empower us. In the name of your risen Son, our Lord Jesus Christ, we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Luke 23, 32 to 48 shall be the basis of our major reading today. Na ang Panginoon ay napako sa krus, two criminals were led out to be put to death with Jesus. When the soldiers came to the place called the Skull, they nailed Jesus to a cross. They also nailed the two criminals to crosses, one on each side of Jesus. Jesus said, "Father, forgive these people. They don't know what they are doing." At sa pag-aaral natin ngayon ng kamatayan ng Panginoong Jesus, ang ating sisikaping hanapin, ano ang mga aral bago ang tao ay mamatay, tulad ng ano ang mga naganap bago kusa na isinuko ni Jesus ang kanyang huling hininga. Jesus teaches us to forgive people. Napaka-importante na ang Panginoon ay naghihirap, hindi makahinga, inaapoy ng lagnat, nadurugo, pero ang kanyang ginagawa, ipinapanalangin niyang patawarin ng Ama yung mga nagpapahirap sa kanya. Patawarin niyo po sila dahil di nila alam, di nila batid ang kanilang ginagawa. Tinuturoan tayo ni Jesus to forgive people as you die. Before you die, in fact, long before you die. Kailangan ng tao bago mamatay, habang namamatay, at lalo namang matagal pa bago siya mamatay, ay magpatawad na ng mga nagkakautang sa kanya. Para burado ang mga listahan ng mga pautang at ng sariling utang. For good, for the give of others, for the good of others, and for the good of yourself. Matthew 6:14-15, turo din ni Jesus, "If you forgive others for the wrongs they do to you, your Father in heaven will forgive you. But if you don't forgive others, your Father will not forgive your sins." Pag ang tao ay nalagutan ng hininga, siya ay hahatulan. Kaya napakahalaga na siya tumanggap ng kapatawaran. Pero malinaw ang turo ni Jesus, magpatawad ka sa kapwa para patawarin ka ng Ama. Pag hindi ka nagpatawad, di ka rin patatawarin. Ano mangyayari kung malagot ang iyong hininga na may hindi ka pinapatawad? Paano i-apply ang turo na to ni Jesus? Kaya mahalaga sa tao, laging nagpapatawad kasi lagi din natin kailangan ng kapatawaran. Hindi mo pwedeng ipagkait sa kapwa yung kapatawaran na ikaw mismo ay nangangailangan din galing sa pagpapatawad ng Ama. Pag may nagkasala, huwag yun na ipagpabukas ang pagpapatawad, huwag na ipag-next, next week, next year, dalian na. Kung hindi para sa kanyang kapakanan, ay para sa inyong kapakanan. Don't burn the bridge over which you too must pass. Huwag sobrang taasan ang standard na pati kayo hindi papasa. E kung binabaan mo yung standard ng pagpapatawad, pababa din ang standard ng pagpapatawad sa inang Ama. Kung madali kang magpatawad, madali ka rin patawarin. At kung di ka nagpapatawad, di ka patatawarin. Hindi naman napakahirap intindihin yun. Magpatawad tayo dahil tayo mabait at mabuti.
At kung hindi man, magpatawad tayo dahil tayo'y matalino. Kasi kailangan din natin yung pagpapatawad na yun para sa atin. And how do you forgive? Sa dinabi namin ng mga kasalanan ng mga tao, how to forgive? Para dumali-dali ang pagpapatawad, understand people. Pagkamahal natin ang tao, di ba halos na-justify natin ang mga kasalanan nila at mga pagkakamali, laging may justification. Pag mga anak natin na hindi pumapasa sa exam, sabi natin, kasi may sakit, kasi may ubo, kasi ganito, kasi napagok yan nung araw. Pero pagka anak ng ibang hindi pumapasa, bobo kasi. Pagka ang mga anak natin na nagkakasala, lagi na lang kasi nadala ng barkada. Pero pag ibang nagkakasala, kasi sila yung barkada. So paano tayo dadali-dali sa pagpapatawad? Unawain natin ang mga tao. Dahil pag inunawa natin sila, magkakaroon tayo ng paghuhugutan ng pagpapatawad. Look at things from people's points of view. Ba't nila nagagawa ang ginagawa nila? Halimbawa, may sawa, nilulun ang anak mo ng sawa. Mapapatawad mo ba ang sawa? Eh kung hindi naman ang lululun yun ang mga living things, eh di hindi rin siya nabuhay. Huwag ka lang magpakalat-kalat sa tabi ng sawa para hindi ikaw ang malulun. Kinain ka ng layon, kasalanan ba yun ng layon? Eh layon siya. Many people do what they do just to survive. At walang personalan kung minsan ikaw yung dumadaang lunch. Bakit ka naman tatanggihan? Lalo nagugutom siya. Look at the things from people's point of view. Look at things mindful of people's mentality, needs, and wants. Kung isang galit na galit ka sa isang babaeng umagaw ng iyong asawa, natural, dapat ka magalit. Pero pag nakita mo yung kanyang lahat ng mga pinagdaanan sa buhay, baka hindi man mawala ang pagkamuhi mo, mabawasan ng marami. Pag nakita mong siya man, naagawan ng napakaraming bagay sa kanyang buhay, kaya napunta siya at nasukol na corner, naging ganun natuloy ang kanyang paraan how to survive. Nagiging malupit lang tayo sa kapwa. Nagiging mapanghusga kasi hindi natin inuunawa ang kalagayan nila, yung pinanggagalingan ng pananaw nila. Madaling magalit sa mga taong pwede natin i-consider are less intelligent. Pero ano magagawa mo kung ganyan yung genetics ng tao? Kung nung bata siya, wala siyang nakain bitamina. Napunta sa kuko niya yung konti niyang kinakain, walang pumunta sa utak. Yan mauunawa mo, sobrang naman palang deprived ng batang to nung maliit pa, kaya hindi na-develop ang mentalities. Therefore, hindi ka na magiging madaling magalit. Pag inunawa natin ang kapwa, nakakapagpatawad tayo. At kaya tayo napapatawad ng Diyos. Because He knows how we are made, that we are made of dust. At kung titingnan natin ang kapwa natin from the point of view of Jesus' loving heart, we probably will not only be able to forgive, but we might also proceed to that level of spirituality where we can even love people, not because of who they are, but in spite of who they are. Ituring natin ang ating kapwa na biktima rin ng mga pangyayari, at ituring natin silang karapat-dapating igalang kahit hindi tayo laging sangayon sa kanila. Philippians 2:3-4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Si Jesus ipinapako, sinisibak sa kanyang tagiliran, pinutungan ng korona ng tinik, nililibak, sugatan, nag-aapoy ng lagnat because all the joints are disconnected because of the weight that his hands had to carry while hanging on the cross. At ang kanyang ginagawa, ipinagdarasal na mapatawad ng Ama yung mga nagpapahirap sa kanya. Amazing love. Kahit katiting lang doon ang mapunta sa atin, magiging sobrang bait tayo sa buhay. Luke 23:32-48, sa pagpapatuloy. While the crowd stood there watching Jesus, the soldiers gambled for his clothes. The leaders insulted him by saying, "He saved others, now he should save himself, if he really is God's chosen Messiah." The soldiers made fun of Jesus and brought him some wine. They said, "If you are the king of the Jews, save yourself." Above him was a sign that said, "This is the king of the Jews." One of the criminals hanging there also insulted Jesus by saying, "Aren't you the Messiah? Save yourself and save us." But the other criminal told the first one off, "Don't you fear God? Aren't you getting the same punishment as this man? We got what was coming to us, but he didn't do anything wrong." Then he said to Jesus, "Remember me when you come into power."
Jesus replied, I promise that today you will be with me in paradise. Habang lahat ay abalang-abala nang inaalipusta, nililibak si Jesus, yung isang nakapako, sinabi sa kanya, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Meron agad lesson, sabi ni Jesus sa kanya, today, ngayon mismo, hindi bukas, hindi next week, hindi 100 years from now, today, isasama kita sa paraiso. Make sure you go to paradise after death. There's one thing sure, you were born and you will die. That is sure. Ensure your destiny. The criminal, the second one, was assured of paradise, of salvation, when he declared faith in Jesus. Alam na natin ang kwento, hindi naman siya nagpabautismo, hindi naman siya umaten ng kung anong religion, hindi siya nag-member ng kung anong sekta, hindi naman siya mabuti, kaya nga siya nandun kasi criminal siya. Pero paano ang isasama siya sa paraiso? Dahil naniwala siya kay Jesus at nagpaligtas siya. Pag naniniwala ka kay Jesus at nagpapaligtas ka, yung kabutihan ni Jesus inililipat sa iyo. Nagiging mabuti ka sa tingin ng Ama sa Langit, hindi dahil talagang mabuti ka, kasi isusuot mo ang kabutihan ni Jesus. Faith saves, not works. Kasi kung works lang ang nagliligtas, walang sapat, laging kulang. John 1:12, yet to all who did receive Him, meaning Jesus, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. So itong criminal na ito, mamamatay na lang, naging anak pa ng Diyos, dahil naniwala siya kay Jesus at tinanggap niya ang Lordship, Saviorship ni Jesus sa isang simple sentence na malalim ang pinaghugutan mula sa puso. Sabi niya, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Naniwala siya na si Kristo'y hari. Iyon nga ang inililibak ng iba. Sige nga, kung hari ka, bumaba ka dyan, niligtas mo nga kami. At exactly, yun ang ginawa ng isang kriminal. Naniwala siyang hari si Jesus at nagpaligtas siya. Well, everybody else did not. Linaw-linaw na nga, nakasulat na nga doon sa ibabaw ng ulo dyan sa karatula, hari ng mga Hudyo, King of the Jews. Yun ang kanyang ikinamatay na sakdal ng mga tao that he claims to be king. Nobody believed, only one, and he got to paradise that day. Pag tinanggap si Jesus, pinaniwalaan siya, nagbubura ang lahat ng ating mga ginawa noon. At kung sakali mang hindi ka naman nakapako sa krus, na pagkatanggap mo sa kanya, inabuhay ka pa ng mahaba, mabubura pa rin ang lahat na magiging pagkukulang dahil yon ay kasama rin sa binayaran ni Jesus. Bagamat, mabayaran mo dito sa lupa yung mga pagkukulang mo, syempre, cause and effect. Pero pag namatay ka at nalagot ang iyong hininga, walang uusigin kasi binayaran ni Jesus. Salvation cannot be lost because it is not in your hands. It is in the hands of the one who stilled the storm. You cannot lose your salvation because you never earned it. Jesus earned it for you and He will not lose it for you. Hindi lisensya para magkasala ka, pero magbibigay sa'yo ng kapayapaan na kung dumarating mga panahon, nagkukulang ka, nadadapa, ligtas ka pa rin. Pagamat hindi ka ligtas sa mga natural effect at kabayaran dito sa mundo ng mga pinagagawa mo dito sa mundo. Kaya may mga tao na heaven bound, paradise bound, but living like hell here on earth, kahit anak ng Diyos. Kasi may mga ginagagawang mga mali, natural may bunga yon. Because you harvest what you plant, but you harvest only here. In eternity, what you harvest is what Jesus planted, not what you planted. Kaya siya Savior, kaya siya tagapagligtas. Sa pagpapatuloy ng kwento, around noon, the sky turned dark. And stayed that way until the middle of the afternoon. The sun stopped shining, and the curtain in the temple split down the middle. Jesus shouted, Father, I put myself in your hands. Then he died. Isinuko niya ang kanyang espiritu at pagkatapos yon, ay kusa siyang pumayag na mamatay. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, nagdilim. Walang liwanag sa lugar na yon. At napilas ang kurtina ng templo mula taas hanggang baba. Yung kurtina na naghihiwalay sa mga tao sa pinaniniwalaan ng mga Hudyong presensya ng Diyos. Na doon sa templo na yon, isa lang nakakapasok beyond the curtain, the high priest, and only once a year to make an offering for the sins of the people, bringing blood of animals. Nang namatay si Jesus, napilas yon kasi pumasok siya. At hindi na dugo ng mga hayop ang dala niya, sarili niyang dugo.
at naging katanggap-tanggap sama ang kaisa-isang sakripisyo na yun ni Jesus para sa lahat ng panahon, sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. Effectively, when Jesus died, when the curtain was torn, temple sacrifice was ended, made irrelevant by the perfect sacrifice of Jesus. In effect, because of the death and resurrection of Jesus, Judaism was made obsolete. Judaism that is centered on animal sacrifice was made obsolete by the perfect sacrifice that Jesus made on the cross. That when he died, the curtain was torn. Jesus entered, made that one perfect offering once for all, making the temple irrelevant from there on. So one lesson is to put yourself in God's hands before you die. Long before you die. Si Jesus nga, sinabi niya, ipinagkakaloob ko po sa inyong mga kamay ang aking kaluluwa. Eh di lalo naman tayo dapat gumawa nun. Hebrews 9:27, we die only once, and then we are judged. Make sure that when you are judged, Jesus is your defense attorney. That Jesus will say, this man or this woman is sinless. And the judge, the father, will say, why? This person has a lot of sins. And Jesus will say, I give him my holiness. I give her my blood. She is now holy because I save her. Make sure that you entrust your spirit to God before you die. You put yourself in God's hands by putting yourself in Jesus' hands. Walang nakararating sa ama na hindi dumaraan sa anak. John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Tanong ng iba, paano naman yung nabuhay at namatay bago dumating si Jesus? Paano sila pupunta sa ama kung si Jesus lang ang daan? Luke 23:32-48, when the Roman officers saw what had happened, he praised God and said, Jesus must really have been a good man. Sa pagkakamatay ni Jesus, nasaksihan nitong gwardyang ito na inihihingi niya ng tawad yung mga nagpapasakit sa kanya, nagligtas pa siya ng isang kriminal, at hindi siya kailanman nakitaan ng pagkamuhi, ng galit, ng kapaitan. Nung namatay siya, sabi ng soldier, siguradong sigurado ako na siya isang napakabuting tao. Truly, he was a righteous man. Lesson for us, die as gracefully and as graciously as possible. Hanggat kaya, mamatay ng may dangal. Mamatay na kagalang-galang at patuloy na gumagalang sa Diyos. Make and live a good testimony of your faith for the sake of others. Let death be a last opportunity for ministry. Napakagandang exit na pagkalagot ang iyong hininga, people praise God because of your testimony. Die in action, doing good, serving God. Die giving, loving, and die living. Hindi naman masama na inabutan ka ng kamatayan na nagsuswimming sa resort because you die living. Because life is a gift from God. Hindi naman ibig sabihin na dapat pagdating ni Jesus o pagka nalagutan ka ng hininga, dapat inaabutan ka nagmimission sa Timbuktu. Well, that is good. Pero kung ikaw ay nag-enjoy kumain, nasasarapan ka sa buhay, at nagpapasalamat ka sa Diyos, at sa ibang moments of your life, nagsishare ka, tumutulong ka, nagmamahal ka sa kapwa, emana naman na malagotan ka ng hininga na sumisipsip ng buko sa ilalim ng puno ng nyog. Pagsamba pa rin yun sa Diyos, kasi all good things come from above. And when you enjoy good things in the context of being loving to others, when you enjoy what God gives you but you also share with others, walang nakakahiya doon. Maganda rin yun. Hindi naman nai-impress lang ang Diyos doon sa lagi tayong nag-DTEs, nag-durusa, nagpa-fasting, nagdidildil-taasin. Natutuwa rin siya na tinatamasa natin at nilalasap ang magagandang bagay na siya rin ang nagbigay. Parang magulang, may binigay ka sa anak mo magandang bagay, ikinatutuwa mo na ginagamit niya at na-enjoy niya. Lalo naman ang Diyos kasi mabait siya. So kung aabutan din lang tayo ng kamatayan, sa abot ng ating makakaya, paabot tayo sa kamatayan na tayo'y nagbe-bless sa kapwa, blessing sa kapwa, o nag-enjoy sa buhay, habang alam natin na napakaraming bahagi ng ating buhay, ginugol natin sa paglilingkod sa iba, sa pagbibigay din sa kanila, sa paggawa ng mabuti. Isang lesson, bago mamatay, thank God for Jesus. Thank and glorify Jesus for His death. Yung mga iba mamamatay na lang, inaatupag pa ang piano, ang kwintas ko, ang ganito ko. Pag mamamatay ka na, magpasalamat ka kay Jesus dahil meron kang kaligtasan at pag nalagot ang iyong hininga, pupunta ka na sa Ama.
Detach ka na dapat sa mga bagay na walang katuturan at pang dito lang sa lupa. Yung iba na lagot ang hininga, bumalik pa, siya nga pala, ang mga alahas ko, nasa ilalim ng unan. Yung sobrang atas dito sa mundong ito, ang atupagin, pag malapit ang malagutan ng hininga, magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Diyos. At kayo mga maiiwan, kung alam nyo na nasa Panginoon, yung naghihingalo, yung malapit ng malagutan ng hininga, praise God, mag-awitan, magpasalamat, ihatid ng maganda on a positive note, yung taong lilipat sa paraiso. Hindi dapat pabaunan ng kutakot-takot na luha, ilahil at kapaitan. Dapat pasalamat sa Diyos. Anong dapat ipagpasalamat? Sa kamatayan ni Jesus? Why did Jesus have to die? Hebrews 10, 1-14, at namnamin nating mabuti ang napakahalagang katuroan nito. The law of Moses is like a shadow of the good things to come. The shadow isn't the good things themselves because it cannot free people from the sin by the sacrifices that are offered year after year. Ang mga kautosan daw ni Moses, ang kutakot-takot na regulasyones, ang mga bawal, ang mga do's and don'ts, anino lang ng magandang bagay na darating pa, hindi talaga yon ang magandang bagay. Sapagkat ang mga batas daw ni Moses, ang mga kahigpitan na yan, ang kutakot-takot na regulasyon, hindi magpapalaya sa tao sa kasalanan, bagkus ay lalong magdidiin sa kasalanan ng tao. At ano man daw ang sakripisyo na ginagawa sa templo taon-taon, tulad ng binanggit natin na ginagawa ng high priest, wala yung katuturan, hindi yon makakapagpalinis ng kasalanan. Malinaw ba mga kapatid na pag sobrang mong itinitiin yung mga regulasyones ng Old Testament, mga batas ni Moses, at ginagamit mo yung para manduro, magdiin ang kapwa, sinasabi ni Jesus at sinasabi sa Hebrews 10, hindi naman yun ang good thing. Why kill or die for it? Pahimakas pa lang yun, anino, bakas ng tunay na mabuti. At ano yon? Si Jesus. Verse 2, if there were worshippers who already have their sins washed away and their consciences made clear, there would not be any need to go on offering sacrifices. Ang linaw. Kung nakakapagpalinis ng kasalanan yung mga sacrifices na ginagawa sa templo, dapat hindi na paulit-ulit. Kasi nakakapaglinis pala. So ibig sabihin lang na inuulit-ulit yon, wala yung bisa. But the blood of bulls and goats cannot take away sins. It only reminds people of their sins from one year to the next. Yung mga dugo-dugo na yan ng mga hayop, hindi nakakapaglinis ng kasalanan. Sa katunayan, lalo lang yung nagpapaalala year in and year out na ang tao ay makasalanan. Hindi dapat magbigay ng false sense of security. Dapat lalong maunawa ng tao na kailangan nila ang tunay na tagapagligtas. What is Hebrews 10 saying? The Jewish sacrificial system, the Jewish priesthood, the Jewish temple were all inadequate. Sabi, walang nakakapaglinis sa ginagawa nila. Naaalala lang ng tao na kailangan niya ng paglinis, pero hindi naman siya talaga nalilinis. Kasi kung nalilinis siya, ba't pinapaulit-ulit pa? Verse 5, when Christ came into the world, He said to God, sacrifices and offerings are not what you want, but you have given me my body. No, you are not pleased with animal sacrifices and offerings for sin. God has never been pleased with the temple sacrifices. How can the carcass, the body, the blood of animals be enough for the forgiveness of people's sins? Sabi ni Jesus, hindi po kayo ang makailanman natuwa o nasiyahan sa ganyang mga sakripisyo, kaya binigyan niyo ako ng lupang katawan. Dahil yung katawan ni Kristo ang magiging tunay na sakripisyo na katanggap-tanggap sa Ama, hindi yung mga katawan ng mga hayop. Verse 7, then Christ said, and so my God, I have come to do what you want. As the scriptures say, the law teaches that offerings and sacrifices must be made because of sin. But why did Christ mention these things and say that God did not want them? Well, it was to do away with offerings and sacrifices and to replace them. That is what He meant by saying to God, I have come to do what you want. So we are made holy because Christ obeyed God and offered Himself once for all. Lahat ng naging sakripisyo sa templo ay walang kabuluhan. Ipinapaalala lang doon sa tao na kailangan niya talaga na malinis dahil nandumi niya. And the mere fact na pinapaulit-ulit yon ay dapat naiintindihan ng mga tao wala palang talab, kaya dapat paulit-ulitin. At si Jesus, sinunod niya ang kalooban ng Ama. Nung siya'y nanalangin sa Garden of Gethsemane, ang isang dalangin niya, nawa, pass na lang. Kung ako lang sana, wag na lang mangyari ito. Pero sabi niya, but not my will, but your will, Father, be done. At yun ang dapat natin ipagpasalamat sa Holy Week at lahat ng weeks.
Dapat natin ipagpasalamat bago tayo mamatay at habang tayo namamatay. Dahil si Jesus ay namatay para sa atin. Mamatay man sandali ang ating katawan, ay bigla namang mabubuhay muli ang ating espiritu tulad ng nangyari kay Jesus. Jesus replaced the sacrifice. Jesus ended sacrifices. Jesus ended the function of the temple. Because He transferred the temple to the heart of believers, and the congregation of believers became the temple, the body, the church of Jesus. Hindi gusali yung spirito na nagkakalakip-lakip, nagkakasama-sama, nagmamahala, nagtutulungan, yun ang katawan ni Kristo, yun ang bagong templo. Verse 11, the priests do their work each day, and they keep on offering sacrifices that can never take away sins. Mga kapatid, hanggang ngayon, may mga sekta na tinatawag na Kristiyano sila na paulit-ulit, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, they are giving holy sacrifices for the forgiveness of sins. But Hebrews 11 says that the priests do their work each day and keep on offering sacrifices that can never take away sins. So ang daming religious activities, ang daming sacrifices na wala palang saysay. Sayang lang. Verse 12, but Christ offered Himself as a sacrifice that is good forever. Now He is sitting at God's right side, and He will stay there until His enemies are put under His power. By His one sacrifice, He has forever set free from sin the people He brings to God. Minsan lang, sa kaisa-isa na pagpapakasakit ni Jesus, pag-aalan niya ng katawan, hindi katawan ng mga baka, kambing at kung ano-ano, pag-aalan niya ng kanyang dugo, hindi dugo ng mga hayop, minsan lang, nasyahan, katanggap-tanggap sa Ama ang sakripisyong ito, at lahat ng mananalig kay Jesus at tatanggap sa Kanya ay aaring malinis, ganap, banal, dahil inililipat sa kanila ang lahat ng katangian ni Jesus. Kaya si Jesus nagpagligtas. Yan ang dapat unawain, ipagpasalamat, gunitain, ituro during Holy Week at sa lahat ng weeks of the year. There are no more need for sacrifices that are meant to earn forgiveness, cleansing, and salvation. May sakripisyo pa. Ano yon? Yung gusto mo sa bukain itong kaharap mo pero sinisikap mo siyang mahalin. Yan ang sakripisyo. Yung gusto mo siyang duminahin pero binibigyan mo siya ng kalayaan. Gusto mo siyang lamangan, pero nagiging patas ka sa kanya. Yun ang mga sakripisyo may kabuluhan pa. Yung pagsasakripisyo para maging mabait at mabuti sa kapwa. Pero yung pagsasakripisyo para patawarin ka ng Diyos, hampasin mo ang iyong sarili, lumakad ka ng paluhod, di ka kumain hanggang mangyayad ka, walang points yon. Hindi na gusto ng Diyos ng sakripisyo dahil wala namang nagagawa at napapala tayo sa sakripisyo. Yung kaisa-isang sakripisyo lang ni Jesus ang katanggap-tanggap sa Diyos. Wala nang iba. As far as salvation is concerned. Pero yung nagsasakripisyo ka, nagtitimpi ka para hindi ka gumawa ng masama, magandang sakripisyo yan. Nagsasakripisyo ka na huwag ka maging maramot, makasarili, magandang sakripisyo pa rin yun. Kasi wala namang kinalaman sa kaligtasan mo yun, ang may kinalaman yun sa pagiging maibigin mo. And Jesus left only one commandment, and that is to love one another. So yung nagsasakripisyo tayo para maging mabait, mabuti, maibigin, maganda yun. Pero hindi ka magsasakripisyo para mapatawad ang iyong kasalanan. Hindi mo kailangan magsakripisyo para dinggin ang iyong mga dalangin. Diyos ko, hindi po ako kakain ng masarap ng siyam na linggo para lang dinggin yung aking panalangin. Ano tingin mo sa Diyos, sadista? Diyos ko, ito po yung tubig, pagkalamig-lamig, ang sarap, pero hindi ko iinumin bilang sakripisyo. Anong gusto mong palabasin na gusto ng Diyos na mauhaw ka? Hindi po ako magpapakasarap. Ano tingin mo sa Diyos, natutuwa pag hindi ka nasisyahan? Maraming sakripisyo, nakaka-insulto sa Diyos. Dinggin ka lamang kung ano-anong gagawin mo sa sarili, papahirapan mo ang iyong katawan. Sabi, take care of your body. Your body is a temple of the Holy Spirit. Ngayon, huwag ka magpakabusog kung maraming gutom at gusto mo silang bigyan din ng kapra-kapraso ng kakain mo dapat buo, pinaghati-hati mo, gutom ka pa rin ang ending. Well, magandang sacrifice yun. Kasi to love others, pero hindi para magpalapad ng papel sa Diyos o para hindi himukin ng Diyos na maging mabait sa'yo. Hindi mo kailangan himukin ng Diyos na maging mabait kasi mabait na siya talaga. Hindi mo siya pwedeng i-impress ng iyong mga pagpapakasakit para pansinin niya ang dasal mo dahil pinapansin ka niya talaga. Kung magsasakripisyo mga kapatid, only to be loving, only to be kind, and only to expand the work of Jesus here on earth. But there is no more need for personal sacrifices for the forgiveness of sins.
Nakakalungkot, ang dami pa rin gumagawa ng sacrifices. Yung iba, ritualized, institutionalized yung sacrifice. Pero ang linaw ng Hebrews, day after day, the priests make the same sacrifices which can never take away sin. So how do you celebrate the beauty of the death of Jesus? Not by being overly sad, hindi sa pagdadrama, kundi sa paggawa ng gawain ni Jesus. Kung namatay man ang lupang katawan ni Jesus, the only correct way to thank Him is hayaan ang Espiritu ni Jesus na mabuhay sa katawan mo ngayon, na buhay pa rin. Para yung hindi na ginagawa ng katawan ni Kristo dahil namatay na yun, at namalisa si Kristo dito sa lupa, para yung hindi na nagagawa niya ay gawin sa pamamagitan natin na mga buhay na templo ng Diyos at magiging extension ng gawain ni Jesus. Let Jesus continue His work in your body and through your body. Let Jesus walk through your feet, help through your hands, soothe people through your loving words. Let Jesus live in you so that Jesus can continue His good work using your body. That's why your body is now a living sacrifice, not a dead sacrifice. Sa pamamagitan ng pagiging buhay, masipag, matulungin, si Kristo ay nabubuhay pa rin, hindi lang sa iisang katawan na isinuot niya, kundi sa katawan nating lahat na naging templo ng kanyang Espiritu. That is how you honor Jesus. That is how you glorify God. That is how you commemorate Holy Week. By letting the Spirit of Jesus live in you and to do His good works through your body. And then we become living, not dead, sacrifices. Ano ang mga leksyon? Marami. Pagbulay-bulayan natin sapagkat napakaraming itinuturo. At dahil hindi sapat ang mga panahon sa loob ng church and our corporate and group gatherings, read the Gospels yourselves. Do yourself a favor. Itong Holy Week na ito, maraming bakasyon, basahin nyo ang Matthew, Mark, Luke, and John. At hindi dapat sakripisyo ang tingin doon, isang magandang investment sa pag-unawa nyo sa Panginoong Jesus. Dear Lord, we thank You for the privilege of being called Your children because of what Your only Son did for us. We have become Your children. Salamat Panginoon, ang aming mga kasalanan noon, ngayon at bukas, kasama sa hinugasan na ni Jesus. Gawin nawa namin ito Panginoon na kalakasan upang gumawa ng mabuti, hindi lisensya para gumawa ng mali. At nawa, sa pag-unawa namin at paggunita sa kamatayan at pagkabuhay ng muli ng iyong anak na si Jesus, Siya ay payagan naming mabuhay sa aming mga lupang katawan para dumami ang mga Kristo, dumami ang mga Jesus, at lalong magiging bigo ang ginawa ng mga Hudyo na Siya ay patayin. Hayaan niyo Panginoon ang iyong anak na si Jesus mabuhay sa amin at kami maging kasangkapan para bumuhay ng marami pang ibang kaluluwa. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan nito sa ating practical life every day. In silence, be one in spirit. Seek the Lord's guidance on how these lessons might apply to your personal life.